Magandang araw po sa lahat ng senior citizens sa buong bansa, maging sa mga SS at GSIS pensioners. Ating talakayin sa video ito ang isang panukala na kamakailan ay nakapasa na sa ikalawang pagbasa. Panukala na ang layunin ay makapagbigay ng 25,000 cash gift sa mga senior citizen na abot sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old. At 1,000,000 cash gift para naman sa mga senior citizen na aabot sa edad na 101 years old. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun, huwag nyo kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Isang napakagandang balita nito sa lahat ng senior citizen. Centenarian Gift Act, aprobado na sa second reading. Ayon niya sa Facebook post ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes. Aniya, simple lang ang pangarap ng ating panukalang batas na palawakin ng Centenarians Gift Act. Nais lang natin palawakin ang saklaw ng ating centenarian gift sa pamamagitan ng pagbibigay sa bawat isa sa ating mga senior citizen na aabot sa edad na 80 sa halagang 25,000 pesos at bawat 5 years thereafter. Bukod pa rito, pagdating nila sa edad na 101, bibigyan pa natin sila ng bonus na 1,000,000 piso. Patuloy kaming magiging boses ng mga senior citizens sa Kongreso. Kayo ay aming napakinggan sa inyong mga suliranin at ngayon at susunod pa. Tayo ay tatayo at ipaglalaban sa plenaryo ang mga karapatan at benepisyo ng ating mga minamahal na nakakatanda. Para sa karagdagang detalye, ating panoorin ito. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Rodolfo M. Ordanes to deliver his sponsorship. Honorable Ordanes is recognized to deliver his sponsorship speech. Last year, one of the principal advocacies I had was to allow our senior citizens and PWDs the option to vote 1 week before the actual election. Similar to how some members of the AFP, PNP, the media, and our government already do so through local absentee voting. Sa kasamaang palad po, kahit na ipasa natin dito sa Kongreso ang early voting bill para sa ating mga senior citizens at PWD papunta sa Senado, dahil sa kakulangan po ng oras ay hindi na ito naipasa ng ating mga kasamaang senador. Which is why I wish to take this opportunity again to ask for your support for this bill. While we now have relaxed restrictions on COVID-19 for general public, the health vulnerabilities and grave susceptibility of our PWDs and senior citizens to the pandemic remain the same. We continue to put the lives of our senior citizens and PWDs at risk by forcing them to vote together with the general public in our congested precinct, without regard to their unique health condition. Bilang isang senior citizen, personal na alam ko ang hirap na dinaranas ng ating mga senior citizens at PWDs para lamang makaboto. Yung iba sa atin, nahihimatay na lang habang nakapila. Ang nakakalungkot pa rito dahil sa takot ng aming mga anak at apo para sa aming kalusugan, marami po sa ating lagpas 12 billion na senior citizens at 1.5 million na PWDs ang hindi na lamang pinapaboto ng kanilang mga mahal sa buhay kahit na gusto lang gamitin ang kanilang karapatang bumoto. Because of the failure of our electoral laws to adapt to the predicament of our senior citizens and PWDs, we are not just prejudicing their right to vote and the health of our democracy, but also their right to life. Kaya po, on behalf of our senior citizens and PWDs, humihingi po ulit ako sa inyo ng tulong para maipasa natin ang batas na ito.
lalo na at naibibigay naman po natin ang pribilehiyong ito sa ibang hanay ng ating mamamayan. Sana ho ay maibigay rin natin ito sa hanay na labis na nangangailangan rito, ang ating mga senior citizens at PWD. Muli po, maraming salamat. At sa video nito, ano po ang reaksyon ng mga senior citizen? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So, yun lang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.